Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Department of Transportation, at ang Department of Finance na maghanap ng pondo para sa natigil na Mindanao Railway Project. Inutusan ko ang DOTR at ang DOF na magtulungan upang tuklasin ang mga pinagmumulan ng financing para sa 103 kilometro. Tagum Davao Digos Railway, sabi ni Marcos sa isang talumpati, na binigkas pagkatapos ng paglagda ng mga kontrata ng civil works para sa Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP, sa Waterfront Insular Hotel sa Davao City. Sa ngayon, ang ambisyosong proyektong ito ay natigil dahil sa kakulangan ng pondo, kaya hayaan natin na maghanap ng tamang makina ng pagpopondo na maghatak sa proyektong ito sa finish line, dagdag niya. Ang tinutukoy niya ay ang Tagum Davao Digos segment ng Mindanao Railway Project na inaasahang magpapababa sa oras ng biyahe mula Tagum City, Davao del Norte hanggang Digos City, Davao del Sur mula 3:30 hanggang 1:30. Ibinigay ni Marcos ang direktiba dahil binigyang diin niya ang pangangailangang magkaroon ng commuter and community-friendly transit system. Sinabi ni Marcos na ang DPTMP ay isang testamento sa pasya ng kanyang administrasyon na bigyan ang mga commuters ng isang ligtas, maaasahan, at mahusay na sistema ng transportasyong masa. Idinagdag niya na ang proyekto ay bahagi ng kanyang mga plano upang paunlarin ang rehiyon ng Davao, at sinabing ito ay magbibigay sa Davao City ng isang modernong kinabukasan na may katiyakan. Ang proyektong ito ay higit pa sa pagdadala ng mga tao at kanilang mga produkto sa kanilang mga destinasyon ng ligtas at maayos. Dapat itong tingnan ng tama bilang isang pangunahing sasakyan na magdadala sa atin sa isang mas magandang bukas, sabi ni Marcos. Kaya, kapag nakumpleto, ito ay tiyak, bilang tawag nila dito, isang game changer. Ang proyektong ito ay magiging template para sa mga pampublikong sistema ng transportasyon sa ibang mga lungsod sa ating bansa. Bilang isang mass transport system, ang people mover na ito ay magbibigay ng mas mabilis at mas komportableng mga biyahe habang binabawasan ang mga kalye na puno ng mga pribadong sasakyan at mapabuti ang trapiko sa kalsada. Binigyang diin din ni Marcos ang kahalagahan ng pagkumpleto ng mass transport project sa buong bansa, on time, on specs, and on budget, para makamit ang kanyang layunin na magtayo ng bagong Pilipinas. Sinabi niya na ang gobyerno ay dapat move on full speed sa paggawa ng makabago sa mga paliparan, riles, daungan, kalsada, hub ng transportasyon, at aktibong istruktura ng mobility ng bansa. Ang infrastruktura na ating itinatayo ay hindi lamang dapat mag-alis ng mga atraso sa nakaraan, ngunit dapat tumugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyan, at asahan ang mga pangyayari sa hinaharap, anya. Itinuturing na isa sa mga pangunahing programa upang mapabuti ang sistema ng transportasyon sa bansa, ang DPTMP ay isang bus-based na pampublikong transport system, na naglalayong pahusayin ang kadaliang kumilos, at accessibility para sa mga commuter sa Davao City, na nakaangkla sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ang proyekto ay magsisilbing unang network solution sa bansa na idinisenyo upang tugunan ang mga hamon sa urban congestion at mobility, gayon din ang pagbibigay ng benchmark para sa mga public transit projects sa mga kalapit na lungsod. Ito ay inaasahang magiging ganap na gumagana sa 2026, nadadaan sa 29 na magkakaugnay na ruta na sumasaklaw sa kabuuang haba na 672 kilometro.